Chantal's POV. Pagkatapos kong kumain, namakit na ulit ako para mag-abang sa mga pauwi pa lang. Pero dahil sigurado ako na baka hindi na naman si Cedric kumuwi, nagpahinga na lamang ako. Pagising ko, alas 11 na ng gabi kaya hindi ko na alam kung sino mga umuwi at hindi. Imbes na mag-isip, pinabuti ko na lang boba para uminom ng gatas at pagkatapos ay matulog na lamang ulit. Itutulog ko na lang ulit ang lahat dahil na ang buhay ko ngayon. Matulog, kumain, maging masaya ng konti at maging pabigat at abala sa lahat. Hindi pa man ako nakakarating sa kusina, bumagal ng lakad ko na marinig ang isang boses na may kausap sa nakabukas sa library. Ang mga talipandas kong paa, doon ako dinala. Imbes na sa dapat kong puntuhan at punto na lamang, lumingnaw na ang kanyang boses sa aking tenga. She's fine, makulit lang, but she's fine. It's Cedric. Hindi ko na kailangan pa makita siya dahil alam kong boses niya iyon. Lumapit pa ako kahit labag sa loob ko makinig sa usapan niya at ng kusino. Pero nang marinig ko ang tawa ni Cedric, para na ako na hipnotismo. I haven't heard him laugh for quite some time now, and hearing him do that makes my heart jump a little bit. Parang kahit hindi ko nakikita na imagine kong masaya niyang mukha. Hindi yung kaninang galit at palaging aburido. Hindi gaya nung huli na sobrang pagdismaya sa mga opinion ko. Yeah, I'm trying, Shara. That made me swallowed. He is talking to Shara? Tama bang naririnig ko? Alam kong mali ang ganito pero ayaw umalis ng mga paa ko. I am so bad at it and I feel so guilty. He paused. I know. I don't know what they're talking about but I can feel the sincerity in his voice. Ang kalmadong tinig ni Cedric na parang gusto kong ikainggit dahil simula nandito ako tumira hindi ko na nakausap si Cedric ng ganon. I mean yung dating Cedric na magaan ng kausap. Bigo akong tumaligon. This is not right. Hindi rin ako dapat maingkit na akong karapatan sa mga bagay na tiranggihan ko na. Hahakbang na sana ako palayo pero muli akong natigil nang marinig naman ang lungkot sa kanyang boses. I'm sorry, he murmured apologetically pero ang sunod niyang sinabi ay naging isang malakas sa pag-uga sa aking kabuuan. I am sorry kung hindi ko naaalagaan ang kapatid mo but I promise to make it up to her. I'll be better this time. Natahimik si Cedric. Siguro pinapakinggan na sa kabilang linya pero ang utak ko nagkabuhol-buhol na at tiyak na hindi na masusundan ang mga usapan nila kung sakaling magpatuloy siya. Alam ni Shara ang sitwasyon namin ni Cedric at nangako siya rito na aalagaan ako. Napapitlag ako nang marinig muli ang panilit ni Cedric na pagtawa. Yeah, I'm sorry. Ako nang bahala. Hindi na ako maging pabaya kaya huwag ka na mag-alala kay Chantal, okay? Huwag ka na mag-isip. Hindi na ako nakagalaw. Kahit narinig ko ang mga yapak ni Cedric palapit sa gawi ko, wala na ako nagawa kundi ang iproseso sa aking utak ang mga narinig. At sa ganong posisyon ako naabutan ni Cedric. I will call you later. Bye! Nagmamadali niyang sabi sabay tago ng cellphone pabalik sa kanyang bulsa. Nangihina ako na paatras. Kahit na gusto kong umalis, hindi ko magawa. Sinasabi ko na nga bang mali ang makialam. Ang kulit mo kasi, Cedric. Manang-mana ka sa pinagmanahan mo. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Sorry. Tumalikod ako kaagad at akmang aalis na, pero mabilis niyang nahuli ang aking kamay. Narinig kong pagsabog sa aking puso dahil sa kaba na baka bulyawan niya ako dahil sa pakinig ko sa usapan nila. Pero nang higitin niya ang kamay ko at mapaharap ako sa kanya, wala akong ibang nakita sa kanya mga mata kung hindi ang paging kalmado. Sunod-sunod ang naging paglunukot, paghinga ng malalim para makahugot ng lakas at makawala sa kanya. Pero ang kamay niya nakahawak sa aking palapulsuhan ang siyang nalang nagpapahina sa akin. Sorry Cedric, aalis na ako. Buong lakas kong hinawi ang kamay niya kaya madali ako nakawala. Pero nakakatatlong hakbang pa lamang ako'y muli na ako nahinto nang tawagan niya ang pangalan ko. Chantal! Sa tatlong hakbang na iyon, hinabol kong aking paghinga. I don't know what's going on at hindi rin ako handang malaman. Pero ang utak ko sinusunsulan ang lahat ng lakas kong pakinggan si Cedric. Kaya hindi ko na naawat ang sariling muli siyang harapin. Napalunok ako na makita rin ang paglunok niya na muli kami magkatitigan. I'm sorry. Aniya gamit ang boses na narinig ko kanina. Yung boses na malumani at punong-puno ng kaseryosohan. Yung boses na parang gusto kong paiyakin. Pinagdiin ko ang aking mga labi at tumango na lamang. Pero hindi na nakagalaw sa aking kinatatayuan. Kahit ba humahakbang na siya palapit sa akin, hindi ako makagalaw. Kaya naman muli ako napasinghap nang huminto siya sa tapat ko. I don't know what to say besides I'm sorry. Mabilis akong umiling. Ayaan mo na yon, wala na yon, Cedric. Sabi ko, pero imbes na mabunutan siya ng tilik sa dibdib, mas nakon lang nakita sa kanya ang pagka-guilty. Fine, but let me still make it up to you. Tatanggi na sana ako pero paghakbang niya,
at muling paghawak sa aking kamay ay wala na ako nagawa. Hindi ko siya napigilan na igiyan niya ako sa kusina at paupuin sa high chair. Tango na lang na isagot ko ng tanongin niya ako tungkol sa gatas. Hindi na ako nakapagreklamo habang pinapanood siya, natimplahan ako noon. Hindi na ako nakapag-isip ng matinho nang muli niya akong alalayan hanggang sa makarating kami sa garden. Hindi na ako nakapagsalita habang katabi siya at pinapanood ako umino ng gatas na gawa niya. Sa lahat ng hindi ko nagawa ay mas hindi ko napatahimik ang pagwala ng aking puso. Ayokong isipin ginagawa niya lang to dahil kay Shera, pero paano naman ako tatanggi? Sa lahat naman ito lang gusto ko ngayon, hindi ba? Yung konting oras niya at konting atensyon, kaya kahit sino pa yata ang ginagawa niya ng pabor, tatanggapin ko na lamang. Kahit tira-tirang atensyon na lamang ay makukontento na ako. Ganito ako binago ng bata sa aking sinapupunan. Mahirap man sa pride na tanggapin, pero sa ngayon ay masaya ako. Masaya kaming dalawa ng anak ko at yun ang importante. Nang hindi ko na makayang paraan ng pagtitig ni Cedric sa akin at ang pagkatahimik niya, tumikim na ako tahimik na ibinaba ang gatas sa lamesang nasa aming harapan. "You're talking to Shera?" Hindi ko napigilang itanong. Wala na rin kasi ako maisip pa pwede namin pag-usapan kung hindi yon. Kaya kahit napakiramdam ko'y wala sa hulog, pinanindigan ko na lamang. Nakahinga ako na maluwag na mag-iwas sa Cedric ng tingin at tumimsim sa hawak na alak. Pagkatapos ng dalawang lagok at tumango na siya ay muli akong binalingan. Sa paglamlam ng kanyang mga mata, natutulala ako na kagat ang aking labi, dahilan para magbaba siya ng tingin at manahimik na lamang ulit. So, I know baliw na ako, pero hindi ko na napigilan pang usisain siya tungkol dito. Kahit patungkol yon kay Shera. Kay Shera, nagalit na galit ako, pero ngayon wala ako maramdamang galit. Hindi ko man maintindihan ang sarili ko, pero tayong ang pagka-curious lamang ang tayong nararamdaman ko ngayon. Anong meron? Bakit kailangan sabihin mo sa kanya kung ano nangyayari sa akin ngayon? Sandali sa Cedric na nanahimik. Pinanood ko siyang muling uminom at pagkatapos ay tinuon na lamang ang titig sa pool. "Your sister wants to know everything about you, Chantal." Nanatili ang mga mata ni Cedric sa kawalan. Kaya nagagawa kong huminga ng maayos kahit ramdam kong parang bumibigat na naman ang dibdib ko. "I know that you don't want to hear this, but she really cares for you. Kaya ba sinabi niya sa iyong kapatid ko siya para mas lalo siyang mapalapit sa akin? Para makakuha siya ng impormasyon sa'yo tungkol sa akin." Napatawid ako ng upo nang bumalik ang tingin niya sa akin. "She did not say anything about the two of us being related. Ako mismo nakakaalam nun, pero sabihin na natin ganun nga." Naputol ang paghinga ko at walang nagawa kundi hintay na lang ang sunod niyang sasabihin. "I don't think I'm the best person for that because we both know na kahit ako'y walang maisasagot sa kanya dahil wala rin naman akong alam tungkol sa'yo." The bitterness of his words created a pile on my throat. Inangat niyang muli ang baso at uminom bago magpatuloy. "The day when Evans was born, binalikan ko siya pagkatapos ng pag-aaway ninyo and I found her ID kasama ng mga pictures mo. I know something was odd between the two of you and the guy I almost punched outside the club." Hindi ko na rin kailangan itanong kay Shera dahil sa mga kilos niya pa lamang nung gabing yon at bago pa yon ay malinaw na ang lahat sa akin. "You're an aguado and she is your sister." Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Wala sa sariling kinuha ulit ang gatas. Pero dahil ramdam niyang marami pa akong gustong itanong, doon na siya nagkusang sabihin ang lahat. Sinabi niya kung bakit si Shera nasa ospital ng gabing yon ay dahil doon naka-confine si George Aguado. "She was not following you. In fact, she's done begging for affection dahil alam niyang wala nang pag-asa doon. The night she begged me to not say anything about our conversation, nakiusap siyang wag kong sabing alam ko na ang koneksyon ninyo. Para hindi na mas nalo pang gumulong lahat. Ganun na rin kung ano meron tayo noon kasabay ng mga pangako niyang titigilan ka na para sa ikasasaya mo." Uminto si Cedric para lang ubusin ang hawak na alak. "You are too hard on yourself, Chantal," he said bitterly. "Alam kong wala ako sa posisyong makialam, pero gusto ko pa rin malaman mong kahit ano pang nangyari sa pagitan ninyong dalawa, tayong kabutihan mo lamang hiling niya. Hanggang ngayon wala siyang ibang iniisip kung hindi ikaw. Kahit ayaw mo at kahit wala siyang lugar sa mundo mo, patuloy siyang umaasa na sana isang araw magbagong isip mo at tanggapin siya. Na isang araw mahalin mo siya bilang kapatid dahil yun lang ang pangarap niya, kaya sana kahit alam ko kung gaano kahirap sa iyon, bigyan mo ng pagkakataon si Shera. She deserves to know you. Kahit siya na lang pagbigyan mo dahil mahal na mahal ka niya." Bumilis ang pagkurap-kurap ko nang maramdaman ang pag-iinit ng sulok ng aking mga mata dahil sa bigat ng mga sinabi ni Cedric. Tuluyan na akong kinain ng pagka-guilty at wala nang nasabi.
Pinilit kong lagukayin ang gatas ko dahil nagmumukha na akong tanga. Nakatulala na lang sa kanya. Nang maubos kong laman ng baso, muli ako nagpakawala ng isang malalim na paghinga. At wala sa sariling ibinabana ng kamay papunta sa aking diyan. Are you sad, baby? Ikaw ba to? Malungkot ka ba kasi masama si mommy? Malungkot ka ba kasi sobrang tigas ni mommy at marami nasasaktan? Sorry, baby, ha? I'm sorry. I've never had a peaceful sleep since I agreed to his terms. Pero matapos ang kalmadong pag-uusap namin ni Cedric, alam ko na ito na ang pinakamagandang tulong na naitulong ko sa buong buhay ko. Doon ay iisip ko pa rin si Sherat ang mga nagawa kong masama sa kanya. Masasabi kong mas maayos pa rin lagay ng puso at isip ko ngayon kaysa nitong mga nakaraan. Simula nung gabing narinig ko ang usapan ni Cedric at Sherat, ang paghingi niya ng sorry sa akin. Hindi pumalya si Cedric sa pagbawi, pagsama at pagpapacheck up, pag-aalaga sa akin. At nalaman ko rin kay Rachel na wala naman palang namumuong relasyon kay Tisha at Cedric. Magkababata sila at magkapatid ang turingan at higit sa lahat, babae rin ang gusto ni Tisha. Pagkatapos ng tawag namin ni Araceli isang gabi, buwaba na ako para uminom ng gatas. Inaasahan ko nang naroon si Cedric sa poolside gaya ng mga naunang gabi kaya't sinasadya ko rin medyo maaga akong uminom para maabutan siya. Hindi naman ako nabigo. Kahit napigilan ko ang pagsili ng ngiti sa aking labi, nahirapan akong gawin habang palapit sa kanya. Natigil lang yon na mapaharap siya sa aking gawi. Tubango ako kaagad para sabihing ipagpatuloy niya lang pakikipag-usap sa kung sino sa telepono. Tahimik ako na upo sa couch habang pinapanood siyang nakatayo at nakaharap sa pool habang umiinom din. Pero ngayon, di na yon naala kundi kape. Yeah, tuloy ka ba sa isang linggo? Nagpatuloy ako sa pag-inom. I wonder who he is talking to, pero hindi naman nagtatagal. Sinasagot ka agad yun. You can visit at any time, Shara, wika ni Cedric. Napatawid ako ng upo na makita ang pagbaling niya sa akin. Pinagdiin ko ang aking mga labi pero hindi ako nagsalita. Walang problema, patuloy niyang sagot habang nakatoon sa akin. Pinapakiramdaman ang aking reaksyon. Honestly, gaya ng una, wala na akong maramdamang galit para kay Shara. Kung siguro may dapat akong emphasize sa mga nararamdaman ko, yun ang pagka-guilty. Marami ako nagawang kasalanan sa kanya na napagtanto kong hindi naman dapat. Tama si Cedric, masyado ako matigas sa sarili ko, kaya nadadamay na rin ang mga taong nakapaligid sa akin. Sa paglipas nga ng araw, parang ngayon ko lang napagtanto ang lahat ng mga naiusapan namin ni Araceli, kaya dapat lang talagang mag-guilty ako. Walang kasalanan sa Shera o kusino paman sa mga kapatid ko sa nagawa sa akin ni George. Siguro nga may mga bagay lang na mahirap tanggapin, lalo na sa pagitan namin ng tunay kong ama. Pero hindi ko na dapat idinadamay ang lahat sa galit ko. Ilang araw ko rin yung iniisip at di ako makapaniwala sa mga sinasabi ng utak ko sa bawat tanong ko. Kung siguro nga narinig lang ako ng dati kong sarili, baka nagrambulo na kami. This is not the Chantal Aguado that I know, pero parang mas gusto ko ang sarili ko ngayon kesa noon. My baby is very helpful. Mas nagiging magaan at malawak ang pag-iisip ko dahil sa batang ako ang pinili maging ina sa kabila ng mga kapalpakan ko. This kid gave me a chance kaya hindi ako dapat maging maramod sa pagbibigay naman ng chance sa iba. Yeah, she's here. Inangat ko ang hawak kong gatas at pagkatapos ay uminom doon. Narinig ko pa mga sinabi ni Cedric na maayos lang ako at gaya ng pag-uusap nilang nadatnan ko sa library, sinabi rin niyang huwag na itong mag-alala sa akin. Nang marinig ko yon, parang may kung anong humaplos sa aking puso upang mas maging malambot pa. Kung wala si Shera, siguro hindi rin magiging ganito si Cedric sa akin, kaya dapat ko siyang pasalamatan. Maingat kong inilapag ang gatas pabalik sa lamesa, tumayo para lumapit sa lalaki na katayo sa aking harapan. Nahinto naman si Cedric sa pagsasalita, nalilito akong tinitigan. Hindi ko man alam ang dapat kong gawin, nauna nang makapag-isip ang kamay ko at tilahad iyon sa kanyang harapan. Nakita ko pa ang pagroli ng bagay sa kanyang lamunan at hindi ka agad nakagalaw, pero umiti lang ako ng buong puso. I will talk to her, Cedric, malumanay kong sabi dahil na ng pag-awang ng kanyang bibig. Ginalaw ko ang aking kamay kaya natutuloy rin na niya na binigay sa akin ang kanyang telepono matapos sabihin na nasa kabila na may gustong kumausap dito. Naging malakas man ang kaba sa puso ko habang inilalapat ang bagay sa aking tenga, ngunit hindi ko na mapigilan ang sarili kong pagbigyan. Ang hiling ni Cedric at ang kapatid ko na ang tanging hangad lamang ay makilala ko. Shera? The line remained silent. Hindi ko alam kung putol na ba o natigilan lang siya kaya nagsalita na lang ulit ako. It's Chantal.
Imbes na boses ni Shera ang sumagot, ay isang tahol na mukhang maliit na aso ang narinig ko. Kahit doon napangiti ako, hindi ko na mapigilan. Masyado na yata talaga ako mababaw ngayon. Ate Chantal? Mahina niyang sambit sa kabadong boses. Mas lalong lumawak ang ngiti ko. Yeah, ako nga. Nakagat ko ang aking labi na makita ang pangiti ni Cedric na di rin inaasahan ang ginawa ko, pero hinayaan lamang ako. Siya naman naupo para panoorin ako na kausapin si Shera. Yun ang ginawa ko. Wala man sa plano, wala man akong kodigo ng mga sasabihin, ay nagawa ko makipag-usap at makipagkamustahan sa kanya sa formal na paraan. I don't know how our conversation went on na natapos ng pagkatapos ng halos 15 minutos. Tahimik akong bumalik sa tabi ni Cedric na hindi pa naaalis ang ngiti. I handed him his phone. How was that? Masaya niyang tanong habang binibigay ang aking gatas. Kinuha ko muna iyon. Nagpakawala ng isang malalim na paghinga bago siya sagutin. I think I did good. Inayos kong aking sarili para mas mapaharap sa kanya. Mabilis siyang tumango. And I am proud of you, Chantal. So proud of you. Buong puso ni Cedric na sambit. Parang gusto kong batukan ang sarili ko dahil sa mabilis na pangingilid ng aking mga luha dahil sa sinabi niya. God, baby, baka naman sobrang lambot na ni mommy ha. Baka mamaya hindi na ako makilala sa west side niyan. Thank you, Cedric. Uminom siya sa tasang hawak at muling tumango. You're welcome. Wala naman ako ibang hiling kundi ang maging masaya sa Shera. Napaiwas ako ng tingin sa kanya gawa ng kaunting pagsipa ng kung ano sa aking tiyan. Mabuti nilang dinagdagan niya pa ang kanyang mga salita. Pero mas gusto kong makita kang nagpapatawad, Chantal. That's the first step of being happy. Kapag wala kang masyadong mabigat na dinadala, mas magiging masaya ka, and I want that for you. I want you to be happy. Umangat pabalik sa kanyang aking mga mata. Kumurap-kurap ako dahil damang-dama ko na naman ang pagiging emosyonal. Ngayon pa namang buntis ako'y mabilis akong umiyak. Thank you. Sumandal ako sa upuan at pinagpatuloy na lamang aking iniinom. Ganun din ang ginawa ni Cedric kaya parehas na kami natahimik hanggang matapos ang aming mga iniinom. Nang maubos yon, inihatid niya naman ako pabalik sa aking kwarto. Kahit ay pagpilitan kong buksan ang aking pinto at balingan siya para sa huling pagkakataon, he just nodded and smiled at me. Good night, baby. Dahan-dahan niyang sambit dahilan para muling mabuhay ang lahat ng mga natutulog na talipandas sa aking pagkatao. Nahihiya ako na parino kasabay ng paghigpit ng kapit ko sa doorknob. Ngunit bago pa makapagsalita ay bumaba ng kanyang mga mata patungo sa aking tiyan. Baby? Ani ang dahilan ng muli kong pagsingap. I just hope that he did not notice it. Kaya naman ang mukhang di niya naman napansin ang pagkataranta ko. Ginalaw ko na lamang ang aking mga paa para makapasok na sa loob. Sa huling pagkakataon, tanging ngiti lamang ang iginagawad ko bago tuloy ang magpaalam sa kanya. Inilak ko agad ang pinto pero hindi naman ako nakaalis doon dahil sa agarang panghihina ng aking mga tuhod. Alam kong para lang sa anak niya mga salitang iyon pero ang baliw kong puso hindi na iwasan na umasa. Ganun na ba katagal ang simula ng huli ko yung marinig? Maging yun ay sobrang miss ko na rin. Miss na miss kong lahat. Ang mga araw na dumaan ay mas naging magaan para sa akin. Habang lumalaki nga yata ang tiyan ko ay mas lalong nagiging maganda ang paglaro ng tadhana sa aking buhay. Are you ready? Nakangiti ni Cedric na tanong isang araw pagkatapos siya sa trabaho at ngayon susunduin si Shera sa airport. I nodded slowly. Sa kabila ng kaba ko, naroon ang pangunawa kung kailan gawin ito. Para sa ikatatahimik ng lahat, gusto kong bumawi sa mga masasamang nagawa ko kay Shera at ang pagbisitang niya ngayon dito ay ang tamang panahon para nga gawin ko iyon. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang hinihintay si Cedric na bumalik. Hindi na kasi niya ako hinayaang sumama dahil nakalapag naman na daw ang sinasakyan nito. I didn't wait that long. Wala pang 10 minuto na tanaw ko na ito kasama ang babaeng no ay tanging puot lamang ang nararamdaman ko. I opened the door and wait for them. Tuluyan na ako napangiti na makita ang paghawak ni Shera kay Cedric na makita ako. Tira natatakot o hindi alam po ano ang gagawin. Cedric whispered something to her na tinanguan niya naman, kaya imbes na mailang at matakot ay ginantihan niya na lamang ang ngiti ko. I expected it to be awkward, pero habang sinasagot ko ang yakap niya, sinasabay rin ang kamay ko sa paghaplos sa kanyang likod nang marinig ang kanyang paghigpi. Shera, tahan na.
Inigpitan ko ang yakap sa kanya. Doon ko naisip kung gano'ng nga siya kasabik sa akin, kung paano niya nagawang tanggapin ang lahat ng mga ginawa ko at umasa pa rin makakapasok sa mundo ko sa kabila ng kasamaan ko. Pupungas-pungas siyang lumayo at nahihiyang pinunasan ang kanyang mga luha. It was surreal. Si Shera ang di makapaniwala, nakaharap ako at kayakap. At ako na hindi makapaniwalang na kaya kong kalimutan ang lahat ng buot at tanggapin siya. Kaya ko rin pala, pero alam kong hindi mangyayari ang lahat ng to kung hindi dahil sa batang dinadala ko. And for that, I'm thankful. Kuya Ariel and Zach wants to serve you too. Naparunok ako ng pisirin niya ang aking kamay. Pagkatapos namin siyang sundayin sa airport, hinayaan muna kami ni Zedric na magkaroon ng oras para makapag-usap. I am sorry, Ate Chantal, kung masyado mabilis, pero gusto ko lang malaman mo na hindi lang ako, maging sila kuya ay gustong gusto ka rin makilala. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Tama siya. Masyado nga mabilis sa mga nangyayari, pero gaya ng mentalidad ko ngayon, mabilis ko namang nakokonsidera ang lahat. I kind of want the thought of forgiveness. Tama sa Cedric na magaan sa pakiramdam ang pagpapatawad. Yung pakiramdam na parang ngayon lang gumaan ang sobrang dibdib ko sa dami ng mga napagdaanan ko sa buhay. Looking how I made Shara happy, hindi lang ako masaya kundi maging ang anak ko. Marami pa kaming napagkwentohan tungkol sa pamilya niya, ngunit wala naman ako nasabi pabalik. Wala rin kami naging usapan tungkol kay George, kaya naging magaanan na rin ang pag-uusap namin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!